see that he may be with you without fear, for you work at the work of the Lord, as I also do. Let no man therefore despise him, but conduct him forth in peace, that he may come unto me, for I look for him with a better. As touching our brother Apollos, I greatly desire him to come unto you with a brethren, but his will was not at all to come at this time, but he will come when he shall have a convenient time. Watch ye, stand fast in the faith, with you like men, be strong. Let all your things be done with charity. Pray for ng Islamists sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na nilimind kami, Lord, about what happened, Lord, in the early churches, mga pasubok nila doon, kung paano mag-lipod, Lord, nag-lipod, ng mga members na po, nag-suporta, sila po yung ginagawa ng malawang mag-pray, na kayo po yung dito, Lord, especially sa mga men, Lord, were given as exhortation, Lord, to sabi dito po ay watch ye, stand fast in the faith, with me like men. Saan na kayo po'y in-exhort, Lord, na kayo po'y build up, na kayo po'y maging matapang sa ganitong bagay po, Panginoon, especially sa ganitong panahon, Lord, na challenge, Lord, ng maraming bagay, so mahirap, ma-determine, ang challenge. So we pray na kayo po'y matuto sa mga salita, Panginoon, maging matapang, Panginoon, sa mga bagay, dapat po'y matapang. So we pray. Malayo mga tatay, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, ganoon din po ang mga abawti sa Lord, mga asawa namin, Lord, sa kapong mga anak. Ngayon natin, in His name we pray. Amen. Makapulang po tayo. Amen. Good morning po. Good morning. Good morning. Good Father's Day. Good morning. Sakto, wala nang ano. Bumili ako ng gift sa mga father. Basta yun. Sakto lang. Mga 50 pesos. Ay, hindi. Pinakamahal yun. Nasa 150. Pero may kitang po. Hindi ka binibigyan ng gano'n. Kasi baka na to, mga men. Sinabi mo na tuloy. Ay, tatay mo pala yung mga tatay. Mahabang na yun, masaya. Tatay ko rin. Tatay, picture lang yung pala ko yun. Sino ang lalaki dito? Sino ang lalaki?
Lami. Lami. Hindi, lalaki ba? Lalaki. Boy. 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 Are you boy? Raise your hand. Mati si Janet. Marami palang lalaki. Ito kasi po ko bata. So next time, mayiging lalaki. Mayiging mama rin kayo. Okay, sa panahon natin ngayon. Okay, start tayo ha. Sa panahon natin ngayon. Times today, it is even more important to highlight the importance of being manly. May sabihin ng manly, lalaking lalaki. Especially to those most expected to feed the father. So, ang lalaki yung tatay, especially, dapat talagang lalaki. Kasi ngayon, na nabublur na yung ano eh. Parehong ano, yung nanay, tatay, pareho pa yung boss sa bahay. Hindi ba yun? Sa mga anak, pwede yung aso. Sa kabuuan, hindi pwede yun. Kasi, ang gulo yun. Okay? Not only are the men of the family burdened by much responsibility laid on their shoulders, but even the most basic of their roles are undermined by the feminist movement and even the sodomite agenda. Anong sabihin ng undermined? So, ito dapat maging familiar tayo dito kasi hindi lahat ng atake sa atin ay direkta. Okay? For example, kunwari lang ha, kami ni Mrs. kunwari, meron kaming pagkakaunawaan. Kunwari, gusto ni Mrs., siya na yung masusunod. No? Kunwari, ganun. So, hindi ibig sabihin nun, sasapakin niya rin ako. So, may ibang atake dyan. Iba naman, ay pagsasabi na undermine, alam niyo yung mind, di ba? Sa ilalim ng lupa, pag sinabi yung mind. Okay, pag undermine, yun yung parang ang picture na may hinuhukay. So, kunwari, ako yung nakatayo dito, may humuhukay sa ilalim ko. Ano mangyayari? Posible ako, una, siyempre, pag ginagawin ako dito, parang walang laman. Kaya maya, nalaglag na ako. Okay? So, pag sinabi undermine, ganun. Madalas natin ginagamit ang term na ito kasi nga, ganun ang labanan ngayon. Hindi minsan direkta. Pero pag wala ng laman yung nasa ilalim mo, delikado ka na, yun sabi ko. At nandun na yung imminent danger nga na posible ka mabaon. Okay? So, sa palagay mo, solid pa yung tinutuktungan mo, figuratively speaking, hindi na pala. Okay, kaya ano yung sabihin ng feminist movement? Feminist? Ang sinabing feminist, baka babae, masama ba yun? Hindi dapat. Kasi ang Bible, ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo, ay mga tao siya eh. Ang sabihin, gusto niya tayo. Iniisip niya ating kakanan. Okay? So mga Diyos, mga tao siya. Ibig sabihin, wala tayong pwede sabihin na, ang Bible, puro Diyos na lang may tataas eh. Eh, siyempre, siya ang Diyos eh. Diba? Pero hindi pwedeng lumagpas tayo yung tao sa authority ng Diyos. Okay? So, ganun din yung babae. So, mahalaga ang kababaihan sa atin, pero hindi siya pwedeng lumagpas dun sa kanyang tinadhana sa kanya ng Diyos. Bakit ang babae ginawang mas mahina? Papayag ba kayo nun? Iba, ayaw. Yung mga feminist. Basta feeling nila na andun sila, hindi mas malakas din ng babae, tingnan nyo. Pipili ng lalaking patpatin, tapos babaeng maskulado. Okay, tayo na, mas malakas ang babae. Hindi nga ganun eh. Karamihan, ang build ng babae talaga medyo mas malambot. Ang lalaki, talagang pang-ragged din, okay? Ngayon, hindi na kontento din sa libutan, okay? Nung medyo nagtagumpay yung mga kababaihan, na again, yung iba nun, okay naman talaga. Kaso, sumoba na, kunwari, sa bahay, equal na kayo, pwede kayo parang magkabaw, pag ayaw ng babaeng magstay sa bahay, walang magagawa dapat ng lalaki, mga ganyan ang ideology na ngayon. So, isa yung sana na undermine yung authority ng lalaki ngayon, yung ano ngayon, yung pamilya ngayon, mabuhay, yung term ni Pastor, ano mabuhay? Para hindi, hindi masigla. Ganun ang pagkakain ng dito doon eh. So, mali yun, okay? So, ngayon hindi nagtapos doon, okay? So, yung authority ng lalaki, hindi ito dapat, okay? Pareho tayong mahalaga sa harapan ng Diyos, pero yung authority dapat andun, okay? So, anong nangyari sa mga kababaihan? Nga, undermine, magaling din sila. At yung mga babae, mga lalaki ngayon, dahil nga hindi nila naiintindihan itong alam sa Bible, hinayaan lang nila. Sabi nung iba ay, okay lang yun kasi secure naman kami. Hindi naman, lalaki pa rin naman kami. So in a way, okay yun. In many ways, hindi.
Kasi na yung mga sa kanila lang dapat, ginibab nila. Okay, palibasa nga, mahina rin. Mahina na rin yung mga lalaki, kaya ginibab nila. So that's wrong. So hindi yung marindi dito, hindi nagtapos doon. So yung mga feminists, tuloy pa rin sa kanila, sila sa kanilang agenda. Aba, meron pa sumunod sa kanila, ano yun? Ngayon. Ayan, di ba? Ngayon, yung pride month nila. So yung mga buddy ngayon, saan ang galing itong mga to? No? So, yun normal, lalaki at babae lang, di ba? Can you imagine nga, nagpapakanta ako dito? Oh, men, ladies, gays, hindi pwede yun, di ba? Kaya yung, ano, yung CR natin, men, ladies, and whatever. So, kalokohang malaki to. Pero yun nga, nag-umpisa kayo sa feminist. So yung authority ng lalaki, hindi yung kino-question dapat na eh. Sa lahat ng society, ganun. Pero nung tayo ay naging modern na, tayo kinalaban natin ang design ng Diyos, ng nature mismo, yung babae, nakita ng society, ay, oh, pwede pala yun eh. Isumunod yung mga bali. Ngayon. Na yung kalokohan ng, actually, yung mga lalaki may kalokohan dito. Hindi tayo kasi, hindi natin naiintindihan na binigay sa atin ng Diyos yun, yung authority na yun. And therefore, pag binesyon ng iba yun, ano sabihin natin kung hindi tayo niniwala sa Diyos? Wala na tayong root, wala na tayong pangahawakan. Kung hindi tayo niniwala sa Diyos, yun ang nangyari sa ating society yun. So, yun ang pag-aaralan natin. Yan ang introduction natin kasi kaya nangyari itong mga ito, kaya natin binabalik ito, naiintindihan natin. Ngayon, ang sabihin ng quit. So, kasi itong title natin is Treat You Like Men, di natin hindi ako na yung quit. Nandala sa hindi, di ba sa ngayon? So, tingnan natin ang definition ng Bible. Okay, umalis. Pwede, di ba sa ngayon, ganun. Yung sinabing quit, ayoko na. Ayoko na. Ganun, di ba? Pero pag sinabing quit sa Bible, tingnan natin ito, isa-isay natin. Kunti lang naman ito. Ngayon lima lang. Okay? Sabi dito, if he rise again and walk abroad upon his staff, pinag-usapan dito yung mga batas nila sa mga napatay. Okay nga, nalag-away. Okay? Sabi niya, pag siya ay hindi namatay, ano siya? Why? Buhay pa and walk abroad upon his staff, then he shall he that smote him be quit. Okay? Yung sabi nito, hindi siya paparusahan. Ang magawin lang sa kanya is only he shall pay for the loss of his time and shall cause him to be thoroughly healed. Okay, kaya nag-away kayo, siyempre. Ano man ang dahilan yan? Ano mo na, pareho kayong utak, hippie siguro. Pero pareho kayong free men, okay? Pag hindi mo napatay yung isa, kaya nalumpo mo, babayaran mo yung kanyang time, right? Dalawang taon siyang, ano? Dalawang taon siyang pila, hindi siya napagtaba, babayaran mo yun. So may kasalanan ka pa rin, pinakasama pa rin. Kasi sinabi yung, pag sinabing quit dyan, sabihin, hindi ka papatayin din. Okay? So dito naman, ganun din. Sabi dito, if an ox bore a man, okay, sinuwag yung lalaki, yung babae, namatay, then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten, but the owner of the ox shall be quit. Okay, parang kasi wala na akong pananagutan, kasi kinatay nyo na yung aking ox. Okay? Parang ganun. And then, ito sa... Sorry. Sa Joshua naman, sabi dito, and if thou utter these are business, then we will be quit of thy oath which thou hast made us to swear. So yung sabihin lang nito, masahin natin yung context. Okay? And it shall be that whosoever shall go out of the doors of thy house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless, and whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head, in our hand be upon him. So, pag nabasa niyo sa Bible yung, ano, ito, nagbabasa ng madalas na eh. Tinatanong sa akin, ano yung sabihin niyan? So, talinghaga yan, no? Kung sinabing his blood be on our head, ibig sabihin, tayo ay mananagot doon. Kung sinabing your blood, be in your head. Okay, kung pinatay yung mga balik, sabi sa yung mga adulterer. Pag sila yung pinatay natin, wala tayong pananagutan sa kanila. Kaya sila pinatay dahil sila yung guilty. At ang judgment ng Diyos sa kanila, dapat sila patay. Kaya pag sinabing, their blood shall be on their head, sila yung may kasalanan, at sila yung guilty dun sa bagay nyo. Kaya sinasabi dito,
pag sinabi sila huwag silang maggalagal ha, kasi naggala sila, sabi doon. Napatay sila doon, alam yung panahon na yun, mga pang hayop or syempre mga yung talaban, sabi dyan, hindi ko na panalagutan yun. Kaya sabi dito, if thou utter this our business, then we will be quit of thy oath. So may sumpahan ka sila, pero pag ikaw yung tawag sa atin sa panahon natin, tawag yung breach of contract nila. So usapan natin ha, kunwari yung mga insurance. So may insurance yan, basta hindi ka sasabit. No? Kung nakasabit ka dyan, lalagyan ka, hindi kita panalagutan. Okay? So yun lang yung sabihin ng quit dito. Ibig sabihin, actually may modern na tayo quits, di ba? Tinitingnan ko yun, meron siyang relevant eh. May relevant, may pagkakatulad siya. Kung sinabi ng quits, oy! Atas na tayo, wala na tayo, ano, wala na problem sa'yo. At ganun. So pero yung ibang pagkakagamit dito, itong last two ay magkapareho, especially itong sa 1 Samuel 4:9, yung mga Philistines. Okay, ito yung mga talo na sila. Okay, pero sabi ng mga kanyang mga leader, sabi niya, be strong and quit yourselves like men, O ye Philistines, that you be the servants unto the Hebrews as they have been to you. Sinulit pa ulit, quit yourselves like men and fight. Ibig sabihin ng quit. May iba yung definition na. Pag sinabing quit dito is, sabi ng iba, yung mababaw na pagkakaunawa is tama rin naman. Sabi doon, act like men. Pero obviously, merong ano, bakit quit ang sinabi dito. Merong kang aalisan at ikaw ay dito yung mananatili. Parang ganun yung sabi dito. At ang makikita natin dito, hindi sinabing quit you like brave people. Hindi sinabing ganun. Hindi sinabing quit you like women. Dahil may mga babaeng matapang, di ba? Pero bakit men? Kasi ang lalaki, ang expectation talaga sila, yun yung matapang sila. At minsan yung mga lalaki, natatakot din. Kaya sinasabi dito, ganun din sinabi ngayon sa 1 Corinthians 16, sa 13, ng aming text. Sinabi dito, watch you stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Okay? So may mga, ang modern na natin dito, sabi nila, man up. Okay? Natatawa pa ako kasi yung dati kong boss, yung isang kasama lang yung baling. Sabi pa siya, man up! Medyo natatawa daw siya. Alam na baling siya eh. Pero hindi mo pwedeng pasinungalingan yung gano'ng expectation. Ang lalaki, expected siya maging matapang. Okay? Yung babae, gano'n din, maging matapang. Pero medyo may leeway tayo sa kanila kasi nga hindi yung big nila gano'n. Hindi yung determination na hindi gano'n ka, ano, may isang masaktan lang eh. Babae, di ba? Ay, sakit! Magaling sila sa ano, magpa-beauty, magpa-charming. May gamit din yun sa mga bata, minsan sa ibang bagay. Pero, yung mga lalaki, expectation sa atin ay matapang. Amen? Amen. So, sino yung gusto mo yung matapang? Hindi, parang mali yung matapang. Parang ano, katatakutak ka eh. Ay, ganyan mga... Minsan minahan sa atin, pag pastor ka, preacher ka, hindi nila gusto yung sumisigaw. Ako dati, ganun lang ako eh. Kasi nga, hindi nila intindihan eh. Pero nung binabasa ko na yung Bible, lahat ng likod ng Diyos, dahil nga matigas ang ulo ng mga kanyang ministeriwan, Israel, mga Kristiyano, okay? Hindi pwede yung lalambot-lambot. Matulad itong mga anak mo natin. Pag ganyan, okay lang. Pero pag lumalaki na, expectation mo kunwari kay Peter, buti nakakaupo na ito dati, di ba? Hindi nakakaupo dati ko. So minsan, naiging ano, kahit naka-regular tayo, ba, minsan, na ano natin, si Joseph, medyo okay na rin. Kasi naturuan. Ganun po yun. Maniwala kayo sa society, mga bata, sa kahit sa labas, okay? Imagine nyo, sabi dyan, walang tao yun. Lahat nagtatawa yun. Tapos yung mga impulsive, pinatawa-tawa lang. Walang mangyayari, walang disiplina. So pag sa isang lugar, isang place na kailangan disiplina, kailangan ng matapang dyan, may pulis, may enforcer at may executor, judge, building judge. Okay? So ang mga lalaki ay ina-expect sa ating matapang. Pag yung alam na natin yung tama, kailangan maging matigas tayo doon. Kaya sabi ko, watch ye, stand fast in the faith. Punta tayo sa ating text. So medyo magkakasama yun. Yung watch, pag sabing watch, mambatsyag ka. Kasi hindi mo alam yung... Alam yung mga binabanggit dyan kanina. Actually, sa verse 9, meron sabi dyan na may maraming kalaban eh. So, nung sino may paglaban dyan, alam naman si Macy's, di ba? So, dapat ang naka-watch dyan yung lalaki,
sa facing ko yung mga lalaki sa church. So, they stand fast in the faith. Sinabi stand fast. Sinabi nakatayo. Sinabi stand fast. Mali, hindi mabilis yun. Sinabi sabi yun, mahigpit. Kaya sinabi stand fast in the faith, yung pananampalataya, dapat lagi kayong andun. O, hindi yung lilempo kayo. Accepted na lilempo din, tayo rin. Hindi ganun. Ano ba sinabi sa Bible? Eh, ganun, maraming mga galit sa atin. Eh, no, ngayon. Okay? Ano mas importante sa atin? Yung pananampalataya, o. Eh, sabi yung point you like me. So, mabuli tayo mamaya dyan. So, itong ating message ngayon, matapos natin ay, yun ang ibig sabihin ng quit, okay? Quit your light man, umalis ka doon sa hindi mo dapat gawin, upagin, maging lalaki ka na yung mga bagay na hindi mo na dapat inatupag, hindi mo natupagin, ang gawin mo yung mga bagay na mo gawin, okay? Sa context ito, maging matapang. So, ang ating mga points, mga dapat gawin, yung magandang gawin, dapat gawin ng mga lalaki. Mga tatay, especially Kristiyano. Iba dito, napaka-basic na kasi nga, binabalikan lang natin. May number one, sabi sa verse 1 to 3. Masahin nyo. Nandiyan mo kayo? Ready, go. Now, concerning for the saints, sige po. As I have given you order, 3. Even so do ye. 1 Corinthians 16. 1 to 3, ready, verse 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, there be no gatherings when I come. And when I come, whosoever he shall approve by your letters, then will I send to bring your liberality unto Jerusalem. So, ang context po niyan ay, kung alam niyo yung kwento, yung time na to, ang persecution, medyo mainit na sa Jerusalem. So, imagine nyo ba yung mapa natin? So, Jerusalem, siyempre, doon sila nagsimula, di ba? Itong Corinthians, nasa Greece yan, dito sa Macedonia. Banda sa taas niya, medyo malayo na yan. So, iba sa kanila doon, mananampalataya na, medyo mga pera. Kaya, yung sa Jerusalem, talaga nagkakapatayan sila. So, may mga na-determine sila na may project sila. Okay, yung project nila, tulungan yung mga mahihirap lang naman sa Jerusalem. So, utosan ni Paul, so, nangolekta sila ng pera. Para yung sa, yung sabihin ito, number one, sa mga kalalakihan, okay, ang order nito, hindi ano, importance. Tinignan ko lang sa chapter. So sabi nito, responsible giver. Hindi lang giver, pag sinabing giver, nagbibigay. Eh, hindi lang basta giver, responsible. Kasi sabi dito, meron silang organization, di ba? Ang sabi siya, bakit, sabi dyan ay, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. Bakit ganon? I see. Subukan mo lang makinig. Matututo ka rin makinig. Ha? Diyan ka tatalino. So, pag medyo napapaano ka, tingilaw mo yun. Makinig ka lang. Okay? Pag sinabing giver, nagbibigay. Okay? So, hindi lahat ng tao nagbibigay. Of course, lahat tayo nag-iisip muna. Tama lang yun kasi sa'yo yun. Pinagkatiwala sa'yo ng Diyos yan. Normal lang na kung pinagkatiwala sa'yo yan. Okay? Pero yung magkakataon yan na may mga project may kailangan gawin. So sa case ng mga Corinthians, nagbigay naman sila. So sa atin, may mga pagkakataon na gano'n. So marami, di ba nga tayo nagtuturo ng tithes, pero yan ay tinuturo sa Bible, medyo natuturo ko ba yan. Grabing tithes, 10% ng ating lahat ng income, marami against dyan pa lang. So kasi, ayaw nila magbigay. Mahirap yan, minsan gawin. Pag hindi ka pa nakaset yung utak mo dyan. Isa yung mahirap na ituro. Pero sabi dito, bigay sila eh. Okay, kailangan yan, inutos ni Paul, kilala na sila Paul. Hindi yung parang GMA Kapuso Foundation, hindi mo alam sa pupunta. Okay? Okay, baka nakapansin ko ganun eh. Yung mga fan-fan na yan, alam mo parang sila pa yung umigita eh. Lumalago sila kasi nga naman, pag binigay na hindi mo na alam yun eh.
Tapos ang bibigay pala doon, mga ano na, second class. Okay. Pero nagtitiwala ibang tao kasi nga, tiwala. Ganun. Kasi Paul, ay hindi naman yan mabubudol-budol kay Paul, di ba? Kasi sila yung nagtiwala kaya sabi niya. So yun yung number one natin, mabilis lang. So minsan, kailangan natin gawin yan. At ang tatay na matapang, no? Ang tatay ang responsable, madalas sa hindi sa family. Ang mga kainin yan. So isa sa mga isipin ko, sandali, sisikap ko muna yung pamilya ko. Yan, pag may mga ganitong project, paano? Okay? So dahil naniniwala siya, nanapala tayo sa Diyos, ano siya, hindi siya yung takot na, okay, katong pinag-usapan ito, maging matapang eh. Minsan hindi siya takot na mawalan. Kasi nga nagtitiwala siya sa Diyos na, yan Diyos naman, pag talagang inuwi, wala rin naman, di ba? Kaya minsan, ipapractice talaga natin yung pagbibigay, okay? So hindi muna kayo. Tayo handa siguro yung ba dyan eh. So number two, ano ba yung spelling ko? Verse 3 to 9. Okay, di natin mabasahin. Pero yun ay sinasabi dyan para lang gusto ni Paul. Kasi Paul ay nag-travel sa evangelist. Di mo siya pastor. Pero napagaling evangelist. Alam niyo ang gagawin niya sa mga lugar-lugar. Siya ay sinugo. At alam niya ang gagawin. Okay, so sa mga ginagawa niya, nag-establish siya ng church. Siniiwala niya yung pag may pastor na doon. Pero, dahil mga anak niya yan sa pananampalataya, okay, gusto niyo makita kung mapansin niyo dito, magbinasa niyo ito, may sabi sa 4, and if it be meet that I go also. So may pinapapunta siya, pero kung kailangan, okay, napumunta rin ako dyan, pupunta ako, obviously busy si Paul, kaya sinasabi siya, kung hindi naman kailangan, hindi ko kailangan pumunta, pero gusto kong pumunta, okay. Sabi pa dyan, now I will come unto you when I shall pass to Macedonia. Okay, wala ba yan? Okay, so ganun ang tatay. Okay? Sino nag-abot? Si daddy nag-abot. Hindi ba? Wala ang mga kong dupon. So ibang tatay, ganun, no? Minsan, sakripisyo. Si mama mo, di ba? Nag-abot. Apa. Ang mismo na ba si nanay mo? Apa. Sino mas mahal mo? Si nanay mo, si tatay mo? Nanay. Ah, huwag mo gano'n. Basta pero nakakamiss, di ba? Yung ating mahal sa buhay. Kaya sinasabi natin dito, ang gusto ng mga magulang, especially yung tatay, makasama yung mga anak. Wala naman tatay na kung ano lang eh, kung maluwag naman, mag-a-upload ka ba, di ba? So, pero iba rin, medyo mas, marami rin ganun, kasi nga gusto mas mayaman pa. Ang sinasabi natin dito, ang tatay, normal na tatay, mas gusto niyang ka-fellowship, okay, ang kanyang mga anak. Okay? So kahit pa, ano yan. Dito, nanusubok tayo madalas dito kasi yung mga tatay. Kung nari, mamamal na sa'yo, manggulo yung mga anak mo, parang ayaw mo na makasama. Minsan ganun eh. Kung naranasa ko rin, parang gugulo naman itong mga anak. Pero binabalance ko, kailangan nila ako. Sino mag-aano sa kanila? Pag nagkakagulo na sila dyan, hindi sila kaya ng nanay nila. Wala silang figure, father figure na. Diba? Yung masaya, yung hero nila. Pero, pag sumobra na sila, sila yung didisiplina na, di ba? So, importante yun. Mas importante sa mga kaibigan. So, yun lang. So, anong ibig sabihin nun? hindi ka maayos sa tatay pa. Hindi ka, why? Mas gusto mo sa mga barkada mo. Okay? Para utak, ano ka? Utak binata ka na. Okay? Mas kailangan ng anak mo. Directly responsible ka sa pamilya mo. You have to be in your family, especially with your children. Number 3, sabi dito, sa verse 9, for a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Okay? Kasi sabi niyo dito, kaya hindi niyo masabing pupunta ako dyan, sigurado. Okay? Kasi hindi sigurado kasi, may mga nagbubukas na pinto, ano yung sabihin nun? So may mga kailangan siyang punta, may mga kailangan siyang gawin. Kaso lang, maraming, ano yung adversary? Alaban. So sa buhay ng mga Kristiyano, sa tatay din ganun. Eh hindi laging kalaban niya na suntukan, minsan kalaban niya ng tukso. Minsan kalaban ng tabaho, minsan katamaran, minsan ano man yan, diskarte. At self-pity, yung iba ganun, ng kalaban eh. Iba, nahihiya. Okay?
hindi mapaglaban yung pamilya, yung magtabaho kasi nakakahiya yung iba, gano'n. For example, ikaw yung medyo mag-iwanan. May kilalaki ang isang mother just girl, may laging reklamo eh. Walang mali din naman ang babae doon, parang sinichismis. Kaso, yun nga kasi, so ba, nakaiba din yung lalaki, parang nahihiya daw, ano, magtabaho ng ano. Gusto niya sa opisina. Eh, wala namang bigay sa kanyang tabaho. So, anong gagawin mo? Okay, maglalaki ka, kahit ano pa yan, kailangan kumain ng pamilya mo, walang hiyahiya, walang hirap-hirap. Okay? Amen? Bata, lalaki rin kayo, importante, kayo ang lalaki, kayo ang mag-provide. Default yun. Stay there. Please. Okay. So sa verse 22, sabi dyan, if any man love not the Lord Jesus, let him be anathema maranata. So sabi nyo, pag meron daw mga galit sa Diyos, kay Jesus especially, nasabi niya, anathema maranata, parang sumpa po yan. Okay? So bakit nandito sa Reddito 5? Kasi gagawin mo ganito, yung mga tatay, tama yan na maging gentle ka sa mga anak mo, sa asawa mo, sa ibang tao. Pero, yung sabi ko din yung ready to fight adversaries, dahil may kalaban niya, totoo ba yung may kalaban tayo? May iwasan ba natin yun? Ah, may iwas ka na lang. Makaiwas ka, siguro. Pero may mga time na hindi ka makaiwas. Diba sabi nga ni David, I am for peace, but when I speak, they are for war. Sabi ni, kasi, lingkod na Diyos, pero minsan, sila ang gusto makigera, ano gagawin ko? Okay? So meron dito, kaya mag-protect sa pamilya mo, ikaw. Ikaw yung lalaki. May mga laban na hindi mo maiwasan. Okay? So pag may kalaban dyan, ikaw yung lalaban. Hindi pwedeng hindi, nakahanda ka. Okay? Hindi pwede yung, yung kaya. Okay? Inaapi na yung ano, inaapi yung anak mo. Kaya mo yan. Kaya mo yan sila. Eh di ba yun? May mga times na hindi. Okay? Yung mga bata, inaaral nyo pala kung ano yung lalaki, di ba? Pero, hindi sabi ko sa inyo, kaya itong kumuha ko ng martial art. May time kasi na darating, walang ibang expected na magtanggol kung hindi lalaki. Okay? So, may time na tagal doon. So, medyo obvious na yun ay sa mga pelikula. Ganun eh, lalaki talaga yan eh. Pero minsan nga, pag hindi natin alam yan, may mga kasinumalingan na mapasok, pagbigyan mo lang yan, hindi pala ako ipaglaban dito to yun. Sa dukpay na pala, ang dami nating kalaban. Pag hindi ka lumalaban, talo ka agad. Okay? Kahit sa rules ng warfare, ganun yun. Hindi ka lumaban, tatanga-tanga ka, tatamad-tamad ka, duduwag-duwag ka, hindi mo, sinasakop ka na pala. Kalapatan mo yan, parang yung sa Chinese. Okay? So number 4, next is 10. Ubusin na natin ito. Sabi dyan, ito nyo ba? Instruction niya kay Timothy, now if Timothy is come, see that he may be without fear. For he worketh the word of the Lord as I also do. Okay? So si Timothy daw, medyo bata yan, baka ma-intimidate, pag hindi siya pautahan, mga ganagano. Kaya huwag niyong matakot siya, huwag niyo siyang kaya matakot. No, kasi baka may mga loko-loko din sa inyo, pag-ari-harian, sabihin, ini-instruct ni Paul, yung mga taga-Corinthians na alalayan si Timothy. Sabi niya sa 11, let no man therefore despise him. No? Yun din yung sinabi niya sa Timothy. Yeah. Kasi nga, siguro medyo malaki ato si Timothy, tsaka medyo madali kasi bata pa eh. Pero pastor na. Sabi dyan, let no man despise him, but conduct him for in peace. That he may come unto me, for I look for him with the brethren. Okay, so katulong na yan. Basically, yung sabi ni Paul. Sabi niya sa 13-18, medyo mahaba, pero lahat yan ang instruction sa church. Okay, sa 1-3, ganun din yung pagbibigay kanina. So, like sabihin nito, pag ilalaki ka, okay, dapat marunong magbigay ng instruction. Okay? Hindi mo isipin na, ayaw nila, huwag na nga lang. Sino yung next na kong bigay dyan, di ba? O nanay, ikaw naman ganun dyan. Hindi pwede yun. Magbigay ka ng instruction. Minsan ang paghihirap sa'yo, magbigay ka ng instruction. Siyempre, una, dahil matalino ka, maayos. Alam mo yung ginagawa mo. At alam mo rin yung mga
Pag fail, anong kasunod? Okay, ano yung mga gagawin nyo? Next! Okay? Ang tatay, ganun, dapat. No? Yung mga tatay na minsan nag-give up na sa anak nila. Kailan tayo dapat mag-give up sa anak natin? Wala, tama yun, no? Especially kung di naman reprobate yan. Kung sinabi reprobate yun, pwede mo i-give up yun. Pag nag-give up na ang Diyos sa kanya, give up mo na. Pag nag-soul winning tayo, di naman give up yung pag-inalisa natin. Eh. Sa panahon na to, sorry, wala. Wala sa kondisyon, ayaw mo. Pag nag-give up tayo sa kanila, today, ibig sabihin nun na give up tayo forever. Magkakasalubong ulit natin. Kung may chance, medyo maayos na itsura niya, medyo welcoming na siya. Receptive na siya, share na ulit natin. So, lalo naman yung mga anak mo. So, hindi mo yan mag-give up, eh. Itong, wala nang pag-asa to. Anak mo pa rin yan, eh. Kawawa naman. Wala nang ibang tata yan, okay? So, you instruct him. So, kahit sa instruction, sa school, sa bahay, sa trabaho, minsan pag hindi applicable sa isa, ito medyo talagang iba, ibang instruction mo. Medyo baguhin mo. Mga teacher, marunong dyan, di ba? Maraming methods, oh. Instruction, pag hindi gumagamit ganitong klase, iba naman. Basta ma-instruct pa rin siya. Okay, yun ang makikita natin. So, mahirap gawin niya minsan. Wala akong pasensya, pero hindi ako na-instruct din ng tatay ko eh. Kaya may church, di ba? Kaya ini-instruct tayo ngayon dito, huwag mong baliwalain. Kaya yun, dahil lang mo rin, kasi tatay ko, wala talaga eh. Nangwenta eh. Okay, kaya ka nasa church ngayon. Yung pasalamat mo lang, kahit paano, may ginawa sa yung tatay mo. Ikaw na ngayon yung magpakatino. Amen? Amen. Ganun ang lesson sa Bible talaga. Yung mga pagkakataon na ganun. Ang magdala sa ibang bagay, I believe, tutulungan ka naman ng Panginoon. Yun ang balance na nakikita ko lagi dyan. Yung mga lumaki sa church minsan, tatay pa, pastor, minsan, lumuloko yun. Minsan kasi, ang ginawa nila, binaliwala nila yung binigay na sa kanila. Okay, kaya watch out tayo dun. So, number five, ay pala, may mga binabagay pa dito. Yung nga, kanina, sinusuportahan nila yung bawat Diyos. So, mga kapatid, yun, nakapansin nyo ba? So, hindi laging kasama ng tatay na yung mga anak. So, yung kuya, o ikaw na magbantay dyan. Habang ginagawa mo yun, natutunan mo rin dapat matutunan. Na magiging tatay ka rin next time, magiging leader ka rin. Bakit ako tatanggi pag sinabing watch out for your younger siblings, di ba? So dapat matutunan mo yan, kuya, ngayon, ganun din. So kaya yung mga tatay, tuturuan natin yung mga anak na yan. Di yung brain, ay pare-pare sila, hindi. They have to learn. Kung sila yung mas matanda, mag-build up nila yung sarili nila. So may mga delegation. Kung napansin nyo doon, may Timothy, mayroon siya kapolos. Kasi nga, hindi kaya gawin lahat ni Paul. So ganoon din sa bahay. Kasi sinabing delegate, siya yung paggawin mo, hindi ibig sabihin utos lang. Kasi nga, para matuto rin siya, may maka-accomplish tayo. Okay, gusto nyo ba? Okay, magtatampo pag-ayon yung inutusan. Matututo kayo dyan. Number 5. So, hindi mo mawala ito. Ito yung gusto natin. Pero ito yung nag-focus yung sanlibutan. Dito masyado, puro love na lang. Pero okay din ito kasi kailangan. So, nakapansin natin kay Paul. Sa mga nasabi dito sa 5:14. Pagkatapos niya sabihing, watch ye, stand fast in the faith, quit ye like men, be strong. Okay, sabi dyan, let all things be done with charity. Kasi yun, hindi sabi mo, strong ka dapat, strong eh. Dapat stop, puro palo. Puro stop ng voice. Puro bulyaw. Hindi naman ganun, di ba? Ayan. Lahat ng ginagawa mo, dapat may pag-ibig. Kaya mababalance yan eh. Hindi ka pwedeng umabuso isang bagay na mali pala or masyado ka nang matapang. Kasi nga, sinasabi sa atin, ang instructing sa atin ng Panginoon, even yung mga bagay, yung mga panahon na kailangan maging matapang, dapat ginagawa mo yun o may pag-ibig. Okay? So, ganun din tayo. Itong mga ito, tinutuluhan ko na. Huwag mo namang ano, kasi maliit pa si Miss. Aiden, ang kulit daw. Sabi na ito. Ginagawa, hapakin. Huwag naman ganun. Alalay lang. Okay? Kasi may pag-ibig pa rin yung ating pamumuno. Okay, sabi sa verse 20, sabi dyan, and all the brethren greet you, greet ye one another with an holy kiss. So, hindi natin ginagawa sa panahon natin, ha?
Lalo mga Pilipino, kasi naalala ko lagi yung kwento ni Pastor dito. Lalo si Pastor dito, nakita niya naman, medyo maliit siya eh. Sabi, napunta siya na US. Sa US kasi, kahit si Masalas yun, gusto mo ano, beso-beso, gano'n yung sosyal ngayon eh. Sa US daw, napunta si Pastor dito, eh maliit siya. Bineso-beso siya nung ano eh, nung babae daw, malaki. Medyo niyakam daw siya, medyo na ano siya. Medyo naalangan kasi nga hindi tayo mga Pilipino sanay doon. So tayo ang ano natin, shake hands lang. Okay? Nandun yung pag-ibig sa mga kapatiran. Okay? Pansinan tayo dito, wag. Okay? Lalo yung mga bago. Okay? Kasi nga, hindi lang matuto sa akin yan eh. Matuto ka. Okay? Matuto ka ako dati. Wala rin ako ano dyan. Di ako sinanay sa ganyan. Pero nasama ako sa church, naintindihan ko ng ibang tao, hindi ko masabi, may pangangailangan minsan na kailangan mo intindihin. May mas pinagdadaanan kung para sa'yo, mapahalan ka kung hindi ka masyadong susubok sa ibang bagay, ibang tao kailangan yun, amen? So, be loving. At especially pag tatay ka, ganun din. So, kailangan nila yung toughness mo minsan, yung mga bata, yung mga babae, pero dapat yung pag-ibig nila especially, yung hindi nila pwedeng hindi makita sa'yo. Okay, hindi pwedeng hindi na... Si tatay, okay tatay, bakit? Hindi ako mahal. Okay, shhh na yun. Hindi pwedeng gano'n, okay? So, Peter, nakikita ba love ka ni tatay? Ha? Ha? Yes! Nakikita mo. Ayaw, Stephen, love ka ba ni tatay? Next! Warning! Okay? Hindi mawawala yung warning kasi nga nabanggit natin kanina may mga kalaban. So, papasok na naman tayo sa ready to fight. Kaya sabi din sa verse 22, tingnan nyo sa verse 22. If any man love not the Lord Jesus Christ, yung nabanggit natin kanina, let him be an anathema. Yan ay sinusumpa niya, okay? Kasi pag hindi mo mahal ang Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, puro katotohanan, puro pag-ibig, sinakripisyo na nga niya yung buhay niya sa atin, tapos hindi mo mahal ang Panginoon. Ano yung sabihin nun? Okay? Kaya winawal niya tayo ng Banal na Espiritu, ng Bible, ni Paul dito, ng Panginoon, na ano? Okay, dapat maging matalino tayo, bakit itong taong to hindi yung mahal si Jesus? Magtanong ka na. Okay, especially pag talaga na-explain mo na, di ba? In-explain mo na si Jesus, ganito, ganyan. Tapos ayaw niya sa kay Jesus. So, warningan mo yan sa utak mo, dapat may magka yan. Ito, mag-iingat ako dito. So, kaya kayo, ngayon, madalas sasabihin sa inyo dito, dahil sa pulpito, ay, ito mga Catholic, ito mga Iglesia, ni Manalo, ito mga Jehovah's Witnesses, bakit lagi sinasabing gano'n? Kasi parang ma-warning tayo. Okay, itong mga bata, lagi sinasabi, oy, huwag kang makinig sa mga strangers, di ba? Okay, mga kapwa mo bata, pag sinabi mo ganito, ganito gawin mo. Winawarningan, hindi naman ako papahamak ng kapwa ko, ano eh. Kapwa ko, naglalaro lang naman kami. Pero yan, hindi mo nga alam eh. Di ba? Hindi mo alam yung hindi mo alam. Hindi mo alam yung hindi niya alam. Hindi niya rin alam kung may makabuti sa inyo pareho eh. Kaya winawarning yan kayo. Kaya din sa case nila, ganun. Winawarning yan sila itong taong to. Tingnan nyo, mahal ba nila si Jesus? Okay? Ganun din sinasabi sa inyo kayo. Yan tinuturo sa inyo. Delikado kayo pag kayo nakikinig sa mga ganyang tao. Okay? So winawarning yan kayo lagi. Madalas yan. Ngayon mga tatay, ganun tayo. Huwag tayo magsawa. Warning nga eh. Ito, lumalaki na to, di ba? Ito, lumalaki na. Mga batang to. Hindi mo sila lagi pwedeng sabihan lagi ng detalye ng ano. So, ang gabi mo, warningan mo lang. So, hayaan mo sila na mag-isip para sa sarili nila. Kasi matanda na eh, nagkakaroon ng utak. So, hindi pwedeng laging galit, wawarningan mo. Oh, pag ganito ginawa mo, ganito mangyayari siya. Pag hindi ka nakinig, hindi ka matututo. Pag nagtamad-tamad ka, hindi ka gagaling. Okay? Pag ikaw puro reklamo, ganito mangyayari sa'yo. Hindi ka nakikinig, ganyan. Hindi mo ginawa ito, ganyan. Puro warning yan. Walang katapusan yan. Hindi tayo dapat magsawa. Okay?
Eh, paano nakasawa talaga itong tigas ng ulo itong anak ko eh. Anak mo yan eh. Anak, hindi nyo ba mga bata? Yung isa, sakit ba ng ulo sa inyo ng tatay nyo? Tapos magkatrabaho pa, may sinasel mo lang pa sa trabaho. May problema rin doon, tapos dito. Sabihan kayo, paulit-ulit. Okay? Intindihan nyo ba? Kung di kayo naikin, hindi nyo maintindihan. Pag hindi nyo natutunan yan, pag naging tatay, hindi nakakita na kayo ng mga ganun tatay, parang wala nang pag-asa, nakang ganyan na lang. May nagkakagulos nyo. Nakakaawang ewan, walang mangyayari doon sa pamilya na yun. Kasi pinamad na. So kayo mga anak, tulungan nyo rin. Pero yun nga, kayo nga mga lalaki, dapat maintindihan nyo po. Maintindihan nyo, kailangan matapang kayo. Alam nyo yung tama, pag alam nyo na, ipo-pursue nyo yan. Tawag nyo, paglalaban nyo yan, ituturo nyo yan. Okay? Kaya kayong bata pa ako yun, hindi pa naman eh. Natanda rin kayo, nakita nyo ba dati, late nyo lang? Kaya ganun pa lang dati kalit, oh. Ngayon, dami nyo sa'yo responsibility. Kaisip kayo, yun lang ang kapatid mo ano, mas maliit sa'yo. Isa na lang? Ikaw ang bunso? Ilan ang ilan kayong kapatid? Lima? Pang ilan ka? Pang ilan ka? Tatlo. Pangatlo ka? Pangalawa ka? Si Miguel ang pinakamatanda. Carl. Tapos? Si Miguel. Pangatlo ka? Ay, hindi pa. Sino pa isa? Malakay pang isa, kuya. Miguel pangatlo. Ako pangalawa. Pangalawa sa bunso. Pang-apat ka. Okay, so meron kang babae yata sa inyo. Pinang baby. Meron pa babae. Apa. Ayan. So yung baby mong, ano, sino mong ituro sa kanya? Daddy. Si daddy, si mami. Pero pag wala si mami, si daddy, sino magtuturo? Diba? Kuya. Kayo. Sino kayo? Mga kuya. So lalo pag laki-laki nyo, kayo magtuturo dyan. Hindi kaya lahat ng magulang nyo yan. Okay? Kaya sinasabi dito, winawarning nga kayo. Dapat alam nyo ano yung warning? Sa gera o sa games. Ano yung warning? Warning, warning. So wala pa yung danger, pero malapit na. Okay? So yung kanina, kalaban yun. Yung pinag-usapan natin kanina sa... Verse 9. Oh, so verse 9, pagkalaban mo na, lalabanan mo na yan. Pero yung mga kalaban mo na paparating pa lang, okay? Hindi mo pa alam kung nasaan, malapit pa lang. Winawarning mo na kung matalino ka, dapat warningan mo na yung mga mahal mo sa buhay. Especially pa mga bata. Okay? Kung lalaki ka, ganyan gawin mo. Last. Last na to. Sabi niya sa verse 23. The grace of the Lord Jesus Christ be with you. May the love be with you all. In Christ Jesus, amen. So, nakita niyo, si Paul, alam naman niya yung gagawin sa buhay niya. Sa church, alam niya yung gagawin niya. Pero bandang ulit, bumabalik niya sa Panginoon. Ano yung sabihin nun? Kasi habang pinapasunod niya itong mga tao na ito, mga member na matiligas ang ulo, kailangan niya pang turuan, which is okay lang naman. Kaya ganun talaga eh. Pero bandang ulit, sinasabi niya, babalik siya sa Panginoon eh. Ang biyaya nawa ng Panginoon ay mapa sa inyo. Yan yung sabi niya. Kasi siya mismo, ang dami niyang persecution. So, panalangin niya lagi sa rin niya. Pero magdaman ako, tuluyang mayayari dito, di ba? So, kaya panalangin niya sa mga anak niya at mga tatay para sa mga anak natin, itong nagturo sa atin, na nawa ay pagkatiwala natin sila sa Panginoon. So, tayo mismo ang mag-submit sa Panginoon. Anong kailangan natin gawin? Ibang mga tatay may sariling diskarte. Okay? Alam ko ang tama at mabuti, kaya di mo kailangan church. Okay? Pwede ba yun? Maraming ganyan. Kala mo lang yun. Pag nasubo ka ngayon, pag lumaki-laki na yung anak mo, babae man o lalaki, no? Kahit mga pasto, maaayang nakita ka na eh. Pinapanalangin ko nga siya, kaso hindi nag-ano dito, hindi talaga submit. Pag sinabing submit, talaga submit. Ano yung submit? Papailalim mo yung sarili mo. Kahit may inisip kang tama, sabi sa Bible, ganito ang tama. Okay? Anong gagawin mo? Eh, sa palagi ko talaga, tama ako eh. Anong gagawin mo? If you submit yourself,
Kahit sa palagay mo tama, kasabi ng Bible, mali ka, mali ka. Okay? Yeah, katulad nga yung pinag-usapan natin yun. Sabi sa society natin, oh, equal ang lalaki at babae. Sabi ng Bible, hindi. Anong gagawin ko? Ay, marami akong kalaban pag sabihin sa akin lalo sa office. Kaya minsan, yung mga boss pa namin, babae. Hindi lahat. Diba? Napansin ko yan. Talaga andun yan. Hindi mawawala yan. Merong ganun, may painingan. Pag puro lalaki, walang babae dyan. Pag puro babae yan, lalaki. So kaya pag hindi ka nagsasabi sa Panginoon, hindi mo alam gagawin mo sa buhay mo. Yung sinabi ko. Ngayon, oh, pupunta tayo sa mga babae kasi para sa mga babae rin ko. Mula sa lalaki lang ito. Anong gagawin natin? Yung asawa ko, walang kwenta. Yung tatay ko, lalaki, walang kwenta. Una, suportahan mo siya. Kaya nga binanggitan dito yung bigat. Okay? Yung bigat ng responsibility ng lalaki, napakabigat. Kung sino tutulong sa kanila doon? Makibigat pa tayo. Sige! Yung babae, ganun eh, di ba? Oh, ikaw! Nakita mo, sinabi mo mas to. Ganun. Salit na tulungan mo, pamilya niyo yan eh. Hindi mo yung lalong dadagdagan mo, alam mo, mahina na nga. Ang ginagawa kaya ang lagi natin ano sa ladies, you submit yourselves, sabi rin naman ng Panginoon yun. At habang ginagawa nyo na yun, ano mangyayari? Nakakatulong kayo, at nasusuportahan nyo sa mga lalaki, at andun yung mas malaking chance na matutuhan nyo ito ng, hindi nga, parang batang tinuturuan mo na hindi pwedeng madaliin, ganun din yung mga kalalaki yung isa. Kasi nga, hindi sila tuwan sa Bible, hindi naturo sa kanila to. Hirap sila. Tapos hindi sila umanap ng maayos o babae, hindi nila alam yun. So mahihirapan sila. Ngayon, kung tatay mo yan, ganun din, panalangin mo. Kung nga kunwari, sina Sally, sina Ezekiel. Okay? So hindi mo alam, bagay, bata pa to eh. Panalangin mo, ano yung apalagay mo sa Panginoon? Ano yung magagawa ko? Anak lang naman ako. Panalangin mo, pero medyo may konting ano yan, bukod sa panalangin, may ano yan eh, may sundot yan eh. Hindi mo sabihin, tay, alam mo ba, nagalang kita bilang tatay. Ang ganda pala ng tatay na ano, na pinakilala ako. Ang ganda ng pamilya nila kasi yung tatay nila ay nananandigan, salita ng Diyos, nagpapaturo, salita ng Diyos. Ang ganda ng takbo tayo, ganun pala yung maganda. Tapos syempre, si nanay natin, magsasubmit siya kasi lalaki, talagang lalaki, parang hero natin siya, hero. Pwede mong i-try yun. Ngayon gano'n, pwede mong, tayo, ganda pala sa church. Itaas mo yung Panginoon. Pag nakakilala sa Panginoon yan, damay-damay na tayo, di ba? Ganun lang yun. Damay-damay na tayo for the better. Okay? So, ganun po yan. Itong tinuturo natin, ito, actually yung verse na to eh, yung nabanggit natin sa last time, di ba? Sa ating family, sa church, sabi dyan. Ito yung huli dito, kay Abraham, again, yung husga na, yung Sodom and Gomorrah, parang tayo yan eh. Now, ngayon, ang judgment sa mundo, impending na yan, malapit na yan. Pag pinag-aralan yung kabanalan ng Diyos, tapos kalokohan na sanlibutan, parang ang Diyos, parang nag-wind up niya na yung judgment eh. No? So anong dapat natin gawin? Especially yung mga kalalaki, sabi dito actually before dito, sabi niya, shall I withhold that which will happen? Sabi niya, nag-uusap yung Panginoon eh. Saka yung angels niya. Sabi niya dito, hindi. Sabi niya, kasi for I know him, ilala ko si Abraham, that he will command his children in his household after him. And they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment that the Lord may bring upon Abraham that which has spoken of him. Ibig sabihin ito, parang picture nito sa Abraham na maayos na asawa, nagtiwala sa Diyos, okay? Wala pa po sa Isaac itong panahon na ito. Okay? Pero ang tingin na sa kanya ng Panginoon is itong taong ito, okay ito. Yung sinasabi natin dapat mangyari sa mga tatay. Hindi pa naman akong tatay, hindi ko pag-iisipan pa yan. Pag-isip, kung lalaki ka, mag-isipan mo yan kasi mahiging tatay ka. Hindi, baka wala nang papatay sa'yo, negative ka naman masyado. Meron yan. Kaya pag dumating yung panahon na yun, na lalaki, okay, sino lalaki ulit?
Lalaki. Ako. Oh, lalaki kayo, di ba? Kahit bata pa kayo, mayiging tatay din kayo. So, kailan mo pag-aaralan na maging tatay? Kung meron ka namin anak? Meron ba yun? Huli na. Huli na yun. Kunwari ako. Kunwari, mag-program ako daw. Kailan ko... Marami lang ako eh. Kailan ko aaralin yun, di ba? Ngayon. Ay, din. Natin, nung bata pa ako. Para iyahin ako, para kang dumuka. Ganun lagi, advance lagi. Kung sino magiging teacher? Okay, sino gusto magiging teacher? Ikaw? Marunong akong turo. Hindi po, mag-aaral ko ngayon magturo. Hindi ganun. Dapat kung gusto mo maging teacher na, mag-aaral ka na beforehand. Accountant. Akala ng accountant. Sige po, willing ako maging accountant kaso di ako marunong. Mag-aaral po ako. Hindi ka pwede. So ganun yung mga tatay. Police. Okay lang ka mag-aaral maging police. Ngayon na. Ngayon? Very good. May mga pangasas again. Ngayon na po. Paano ang mag-aaral? Anong ginagawa ng police? Anong ginagawa ng police? Nag-aaral ng mabuti. Yan, di ba? Ang daming dapat alam ng police kasi pag hindi mo alam, ikaw yung mga, ikaw yung mababarin, di ba? Ikaw yung mapapahiya. Ang gusto ko sa polis ha, ikaw mayroon sa polis yung mga niya, yung rules of engagement. May mga tinatawag silang ganun eh. Ikaw yung makikiramdam, hindi ka pwedeng baril ng baril. So ikaw yung nakikiramdam. No? Anyway, very good. Sige. So ganun tayo lahat ngayon. Kayo, kailan yung aaralin maging tatay? Kailan kayo mag-aaral? Ngayon na. Kaya nakikinig dapat kayo, nakikinig kayo sa magulang nyo, observe nyo. Okay, kahit saan, sa tabaho, gano'n, nag-observe ka. Ay, ang gagawin pala ng tatay, ganito. No? Ito mga ano, nung ginagawa ako, nagtataba ako ng buko dito kahapon. Sila lahat nakatingin eh. Pinaalis ko ng malayo, yung pala, dumala sa malayo. Pero nakatingin pa rin, di ba? Uy, ang galing yun. Lumabas na yung ano. Sabaw. Tama yan. Uso, ganun pala si tatay ako. Naalala ko ginagawa ng daddy niyo. Ngayon, hindi ako magiliklamo kasi ginawa lang sa akin daddy niyo. Okay? So tama yan. Aralin nyo. Parang si Abraham tayo ngayon. Nanampalataya siya ng ilang taon siya. Maalala, parang 75 una, di ba? Tama, very good. Tapos, kailan natupad yung ano, pangako sa kanya? 100. Initerate siya ng 99 siya. Saka ng 89, hindi ko nagkakamali. 25 years, saka ng tupan. So, matindi, di ba? So, ganun ang pananampalataya sa Diyos. Amen? Yung mga bata, ilang taong mag-aasawa, Peter? Ilang taong ano ba? 8. So, sabihin natin... 8 years more. Ang bilis niya. 25. Kung 20, sabihin natin 25, bilang niyo. Kung 28 o 20 years. 20 years pa. Lang pa na kayo nun. Okay. So, conclusion, it is given to the man by God, be strong, responsible, manly, and in the home. Okay? At matapang kayo, kayo yung binigay ng Diyos. Ang Diyos nagbigay sa inyo yan, hindi ko sino. Ang gobyerno kasi, sinabi ng gobyerno, hindi ganun. Ang gobyerno ay, tayo nagpapasunod dapat sa gobyerno. Okay? Pag tayo instruction ng salita ng Diyos, doon ang gobyerno natin. Pipili tayo na ng gobyerno kung paano tayo mamahal sa gobyerno, hindi tayo mamandoan nila. Okay, so dapat natin naaral tayo. Amen? Amen. Sino ang mas magaling, ang gobyerno o ang church? Church! Church dapat ang bahay ba o church? Church! Okay. So, dapat ang Diyos, pero kung maka-Diyos kayo, yung pamilya nyo, yan ang ano, yung church, inaalalayan lang yung mga sambayan. Okay? So, hindi ako pwede pumunta kay Brother James. Bad, huwag mo kayong pagawa niyan. Depende sa Panginoon niyan. Depende yun. So, siya yung, ano daw, sina Ate Beng. No? Ate Beng, mag-anak pa kayo. Ngayon na. Hindi ka pwede diktahan yun, di ba? Saan lang buhay yun? So, yung church lang ay, parang channel lang doon ng Panginoon na maaralang. Maraming salita ng Diyos na maayos. Para tayo kilala ng Panginoon, tapos masunodan ka niya. Hello, man. Amen. Amen. Mga men, salamat sa inyo. Sa mga men, patuloy lang tayo. Para sa inyo rin naman yan, di ba? Masaya yung maging men, di ba? Masaya maging responsable, pag hindi, kung kailangan bumangon, yung tatay natin, alalayan natin. Amen. Sa ating Beng.
Pag-try niyo mga lalaki, kasi yan talaga, sabi nga sa statistics daw, pag naligtas yung tatay, 97% maliligtas yung buong pamilya. Yung sinabi sa Acts 16, 31, 32. Madalas yan, kaya itong mga lalaki, importante yan, amen? Amen. Inaaral natin Genesis, di ba? Sabi ng mga babae, bakit po ng lalaki lang yun? Yun ang aral doon, amen? So pag-try natin kayo, support, masaya din kayo, masaya tayo lahat, amen? Let's pray, Panginoon, maraming salamat sa napakagandang mensahe, Panginoon, about the Father's Lord na pinagkaloob nila sa amin, invited for us, the Father Lord, yung iba-ibang Lord na kanilang maturity, but Panginoon, nag-provide kayo rin nonetheless, Lord. We pray na sila po ay gabayin niyo, Lord, kami maging responsable kayo ng tatay, Panginoon, tarapat-dapat sa role na binigay niyo sa amin, privilege, Panginoon, na gabayin niyo ng tatay. We pray na maayos kami, Lord, tulungan niyo po kami. Bawat isa, Lord, sa mga mababayin, Lord, na tutunan, Lord, paano supportan. Baka nilang i-provide sa family. Maray po yan, maging, again, kalawag, magdudulo sa inyo, Panginoon, sa ang tahanan at ganun din po sa aming iglesia pa rin. Ang Lord natin lagi, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, good. Pastor, meron po kaming inahanda oh my God, na presentation.